Bermont na! Magkano na nga ba ngayon ang presyo ng mga Yamaha Big Bikes ngayong buwan ng October 2024? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Pagpasok po natin dito po sa kanilang shop, makikita po natin agad dito yung kanila pong mga big bikes. Unahin po natin ito pong kanilang Yamaha XSR 155. Napakaastig po ng body and design nito pong kanilang Yamaha XSR 155. Mayroon po silang dalawang kulay na available para po dito sa kanilang XSR 155. Mayroon po tayo nitong silver color at mayroon din po tayo nitong sky blue color. Silipin natin itong kanyang headlight. Napaka-classic ng dating kasi nga bilugan itong kanyang headlight. Mayroon naman po itong inverted telescopic fork na kasingle rotor disc brake dito sa harapan. At tignan naman po natin itong kanyang poly digital meter panel display na bilog at naka-naked handlebar. Napakaganda po nito pong kanyang timeless na fuel tank. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito, ito pong kanilang mga upuan, pang scrambler type po. Ito pong kanyang seat cover. Dito sa kabila, brown color naman, no? Which is napaka-premium pala ng kulay ng upuan nitong sky blue color. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Napaka-astig ng dating dahil nga ito ay classic bike. At very sporty looks naman po yung dating nito pong kanyang exhaust pipe. At mayroon naman po itong single exhaust. Mayroon po itong single rotor disc brake dito sa likuran with single pad caliper na Nissin. At ito pong kanyang mga gulong, napakakapal at nakasimi dual purpose pattern tires. At ang presyo po pala nito pong kanilang Yamaha XSR 155 ay nagkakahalaga po ito ng 182,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 37,800 pesos. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanyang Big Brother. Napaka-astig at napaka-purma, no? Napaka-brusko po nito pong kanilang Yamaha XSR 900. Mayroon naman po silang 2 available color dito. Ito po yung kanilang glossy blue at mayroon po silang glossy black. Ito pong kanyang headlight bilugan dahil nga ito ay classic, no? Same din po sila rito po sa kanyang small brother na XSR 155. Bilog po yan dahil nga classic yung kanilang pagkakadisenyo. At ang very attractive dito sa motor na to, ito pong kanyang gold color na inverted telescopic fork. Ngunit ito pong kanilang black color is black din po yung kanyang inverted telescopic fork. Naka dual rotor disc brake naman po dito sa harapan with 2-pot caliper na naka star design in chrome color. Napaka-astig. Silipin naman po natin ito pong kanyang poly digital meter panel display at naka mechanical key ang kanyang ignition, naka naked handlebar at napaka-astig. Napakalaki po ng dating nito pong kanyang timeless na fuel tank. Silipin naman po natin itong kanyang upuan. Wow, napaka-astig ng dating, no? Maliit lang siya, no? Parang pang solo lang. Pero pwede po tayo ritong mag-back ride. Ito po yung kanyang pillion step para sa ating back rider. Silipin natin itong kanyang taillight. Maliit lang pala siya, no? Ang ganda rin ng kanyang pagkakadesign. Very unique itong kanyang taillight. At napakakapal po nito pong kanyang gulong rito sa likuran. At ito po ay pang city riding condition. Mayroon naman po itong sukat na 180x55-17. Naka single rotor disc brake dito sa likuran with Nissin na single pad caliper. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha XSR 900 ay nagkakahalaga po ito ng 729,000 pesos. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Yamaha MT-15, The Dark Side of Japan. Napakaastig po nito. Mayroon po sila ditong 2 color available. Mayroon po tayo nitong cyan color, which is very attractive para sa akin, ha. At kung gusto niyo ng medyo classic na malupet is mayroon po silang all matte black. At ang very attractive dito sa motorcycle na to, ito pong kanilang mga inverted telescopic fork naka gold color at naka single rotor disc brake dito sa harapan with 2-pot caliper. Silipin natin ito pong kanyang headlight. Napakaastig, no, para po siyang maskara. At mayroon naman po itong projector lights dito po sa kanyang main light. Silipin natin itong kanyang
fully digital meter panel display. Napakahaba po pala, naka-naked handlebar at naka-mechanical key ang kanyang ignition. At ito pong kanyang fuel tank, napaka-astig, no? Dahil mahaba po itong kanyang extension tank cover. Napaka-premium po pala ng dating nitong upuan nito pong kanilang Yamaha MT-15. Pang-classic yung datingan nitong kanyang upuan. Tignan natin itong kanyang taillight. Maliit lang din yung pagkakadesign, pero visible naman po yan kasi LED na siya. Naka-single rotor disc brake dito po sa likuran with single pad caliper na Nissin. At napakakapal po nito pong kanyang likurang gulong. At ito pong kanyang stock pipe, very sporty looks din po yung kanyang dating. Nagkaroon pala siya rito ng touch ng carbon. Yung tip niya is silver at mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha MT-15 ay nagkakahalaga po ito ng 178,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 36,800 pesos. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung pinakabagong Yamaha MT-03 2024 version. Papapansin natin ito pong kanyang front face cover is nagkaroon na po siya ng facelift, which is nagbago na, no? Talagang very attractive, pointed na po itong kanyang nose dito sa harapan. May split na daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga mata. At gumagamit naman po siya ng projector lights para sa kanyang main light. At ito po ay naka-inverted telescopic fork. Naka-single rotor disc brake sa harapan with 2-pot caliper. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel display. Malapad din. May 2-button selector dito sa ibaba. Naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At ito pong kanyang fuel tank, napaka-astig din, no? Dahil nagkaroon po siya rito ng extension na cover para sa kanyang fuel tank. At nagkaroon pa ng windlet dito sa bandang harapan. Silipin natin itong kanyang upuan. Wow! Ang astig po nitong kanyang upuan. Dahil medyo mas mataas po yung upuan ng ating back rider at separated po siya. Malambot. Very premium yung dating nitong kanyang upuan. At silipin natin ito pong kanyang taillight. Ayan, oh, batulis, no? LED na rin po yung kanyang ginagamit para sa kanyang taillight. Naka-single rotor disc brake dito sa likuran with single pot caliper. At maganda rin po yung dating nito pong kanyang stock pipe. Two-tone color combination na matte black tapos silver. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha MT-03 ay nagkakahalaga po ito ng 285,000 pesos. Dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Yamaha MT-07. So yung kanina is MT-15, MT-03, ito naman po yung kanilang big brother na MT-07. Napaka-astig din, no? Pabrusko ng pabrusko habang pataas ng pataas yung kanilang engine displacement. Silipin natin itong kanyang headlight, may split na daytime running light. At gumagamit din po ito ng projector lights para sa kanyang main light. Magkakaiba po sila ng mukha, no? Yan po yung MT-07, ito po yung kanilang MT-03, at ito naman po yung kanilang MT-15. Parang mga nakamaskara tong motor na to. Kaya pala binansagan po itong The Dark Side of Japan dahil talagang napaka-astig ng kanilang design. Gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork dito sa harapan. Naka-dual rotor disc brake with 2-pot caliper na silver color. Naka-star design pa yan, no? Naka-magwheel na Y-design, matte black color. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad din. Naka-naked handlebar at napakaganda. Ang astig po nitong kanyang timeless na fuel tank. Mayroon din po siyang windlet dito po sa bandang harapan. Dito po pala located itong kanyang nakapop up na mga turn signals. Silipin natin itong kanyang upuan. Napaka-astig din, no? Iba-iba talaga yung design ng kanilang mukha at yung kanilang mga upuan. Ito po yung kanilang MT-03. Ito naman po yung kanilang MT-07. May partition din po siya sa gitna pero parang heart design siya. And then separated po ito pong ating back rider seat. Tignan natin itong kanyang taillight. Kakaiba rin, no? Very unique din po yung pagkakadesign nito pong kanyang LED na taillight. At ito naman po ay naka single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Ito pong kanyang magwheel is glossy black color na Y design. At napakakapal po nito pong kanyang likurang gulong. Ito pong kanyang exhaust pipe is maliit lang po pala siya, no? Halos naka-hide na po siya. Mayroon naman po itong silver color finish.
at mayroon po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha MT-07 ay nagkakahalaga po ito ng 499,000 pesos. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang pinaka big brother sa lahat, MT-10 Standard. So ito po, mayroon po itong special edition. Ito pong kanyang front face cover. Grabe no, parang transformer. Ang lapad talaga niya mga ka-LM. Tapos para po talaga siyang si Optimus Prime no. Itong kanyang mga mata or itong kanyang headlight, nahahawig talaga siya sa robot. At mayroon naman po itong visor dito sa bandang itaas. At may nakalagay po rito na LED lights na kung saan ay umiilaw po yan pagdating ng gabi. Naka-inverted telescopic fork. Ito pong kanyang front suspension. Naka-dual rotor disc brake dito sa harapan with star design na 2-pot caliper silver color. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel display. Malapad din. May 2-button selector dito po sa bandang ibaba. Naka-mechanical key ang kanyang ignition at naka-naked handlebar. Pagdating sa mga ganitong motorsiklo, no, talagang agaw pansin ito pong kanilang malalaking mga fuel tank. Nagkaroon din po siya rito ng parang honeycomb design dito po sa bandang harapan. At ito pong kanyang upuan. Ang layo din ng pagkakaiba. Lahat po ng kanilang mga model ay hindi po magkakamuka ng upuan, which is mayroon po talaga silang sariling mga design. Malambot din po itong kanyang upuan at anti-slip po ito, talagang hindi kadudulas. Silipin natin ito pong kanyang taillight. Wow, napakahaba rin no, LED na po kanyang ginagamit dito po sa kanyang taillight. At ito po ay naka single rotor disc brake dito sa likuran with single pot caliper na Nissin brand. At ito naman pong kanyang mag wheel is glossy black color na star design. At may sukat naman pong kanyang gulong rito sa likuran na 190x55-17. Wow, napakakapal. May integrated na po pala ito na mudguard. At ito pong kanyang exhaust pipe. Wow, astig din no, toton color combination, matte black tapos gray color. Mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha MT-10 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 799,000 pesos. Wow! Lumipat naman tayo rito sa kabila. Kung mahilig naman po kayo sa sports racing bike, ito naman po yung kanilang Yamaha R7. Yung mga R series po nila, ito po yung mga kategory na mga sports racing bike. Titigan natin ito pong kanyang front face cover. Nasa gitna po mismo, ito pong kanyang main headlight. May nakalagay naman po rito na decal na R7 yung kanyang model name. At dito po sa bandang harapan, located po ito pong kanyang side mirror. Wala po ito dito sa kanyang handlebar, kagaya po ng mga sports touring bike. Yun ang pagkakaiba kapag racing bike na po siya. At meron po itong mataas na windshield, clear color. At ito naman po ay equipped with inverted telescopic fork para sa kanyang front suspension. Naka-dual rotor disc brake dito sa harapan with 2-pot caliper, naka-star design din na chrome color. At ito naman pong kanyang wide design na magwheel is blue color. Naka-terno po yan dito po sa kanyang fairings. At pagdating naman po dito sa kanyang fuel tank, wow, napaka-astig din no, flawless na flawless yung kanyang dating. At ito naman po ay naka-mechanical key sa kanyang ignition, naka-naked handlebar at naka-fully digital meter panel display. Tignan natin itong kanyang upuan. Napaka-astig din, no? Pang-racing talaga yung kanyang dating. Naka-heart design ito pong kanyang upuan para sa ating rider. Separated po at mas mataas ito pong ating back rider seat. May susuyan dito na kung saan ay pwede natin niyang buksan. Silipin natin itong kanyang taillight. Napaka-tulis, oh. Yun, no? Ang lapad din pala. LED na rin po yan na parang diamond type ito pong kanyang taillight. At mayroon naman po itong single rotor disc brake dito po sa likuran with single pot caliper na Nissin brand. At gaya ng sabi ko, wide design po na blue color, ito pong kanyang magwheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran, dahil napakalapad nito, meron po itong sukat na 180x55-17. At ganun din po pala yung pagkakadesign itong kanyang exhaust, no? Almost hide na po siya. Yung kanyang color is gray color na parang silver, no? Kasi para siyang alloy. Alloy nga po siya. At ito naman po ay mayroong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha R7 ay nagkakahalaga po ito ng 597,000 pesos. Wow! Dumako naman po tayo rito sa kabila. Ito naman po yung kanilang top of the line pagdating po sa mga sports, racing, touring, big bikes. Ito naman po yung kanilang Yamaha R1M. Grabe mga ka-LM.
naka-poly carbon. Ito pong kanyang pairings. Talagang ito yung pinakamabigat. Top of the line nga, hika nga. Kaya lahat po ng mga magagandang teachers at mismo itong kanyang pairings, naka-carbon finish yan mga Lodi. Silipin natin itong kanyang headlight. Wow, napakabangis. Nandito po itong kanyang main light, magkabila. At mayroong split na daytime running light dito po sa bandang itaas. At mayroon siyang windlet dito. Pwedeng pumito kapag tumatakbo ng mabilis. Very attractive itong kanyang kulay mga ka-LM ha. Biruin mo, naka-carbon finish dito. Hanggang dito po sa kanyang front fender. At ito naman pong kanyang mga side mirrors, parang sasakyan. Nandirito po siya located sa harapan, ngunit nandirito po naka-install dito pong kanyang mga LED. Kaya nahahawig po talaga siya sa mga sasakyan. Meron naman po itong windshield na clear color. May nakalagay po rito na Yamaha in gray or silver color. At ito naman pong kanyang front suspension, ay equipped po ito ng inverted telescopic fork na all-ins. Wow, bigatin no? Parang nakaset up na. Naka-set up na talaga itong motor na to mga ka-LM pagbili mo. Dahil talagang lahat ng mga mabibigat na na mga parts ay nandirito na. Kagaya po nitong kanyang pairings, naka-polycarbon na po yan. At ito naman po ay mayroong dual rotor disc brake dito sa harapan, along with 2-pot caliper. Gray color. At yung kanina, star design ito naman po is meron po siyang mga dot. At ito naman pong kanyang magwheel is wide design na blue color. Meron naman po pala ritong decal na R1M yung kanyang model name. Dumako naman po tayo rito sa kanyang poly digital meter panel display. Wow. At meron naman po itong mechanical key para sa kanyang ignition at naka-naked handlebar. Adjustable po pala. Ito pong kanyang front suspension niya. Yan, oh. Makikita natin electric adjustable na po. Ito pong kanyang all-ins na front suspension. At ito pong kanyang fuel tank. Ito yung pinaka-astig sa lahat. Ang ganda ng color combination. At meron po siyang badge dito po sa bandang harapan. Yung kanyang manufactured is R1M number 1397. Dahil nga itong mga ganitong klase ng mga sports racing touring bike is limited lang po siya. Kaya mayroon po siyang badge doon sa bandang itaas. So ito po is pang 1397 na ginawa. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Napakaastig din pala ng dating, no? Manipis lang po siya pero malambot. Naka-heart design, very attractive sa ating mga paningin. May partition sa gitna at mas mataas po itong ating passenger seat. At ang ganda po ng pagkakaroon niya rito ng windlet, no? Ito pong kanyang extension dito na pairings para po dito sa kanyang upuan. Very sharp yung edges. Ayan, no? Para po siyang jet fighter yung dating. Tapos naka-carbon yan mga ka-LM, napakabigat ng kanyang dating. Silipin natin ito pong kanyang taillight. Wow, mahaba po na diamond type. May pagkakahawig po doon sa taillight po mismo ng R7. Naka-pop up naman po itong kanyang mga turn signals na LED. At naka-single rotor disc brake naman po rito sa likuran with single pot caliper na Nissin brand. At ito pong kanyang magwheel is blue color na wide design. At may sukat naman pong kanyang mga gulong rito sa likod na 200x55-17. Gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At naka all-ins na po yan, may canister. At adjustable po ito. Napakaastig, napakabigatin na mga nakakabit dito sa kanyang suspension. Naka all-ins dito po sa likuran. At naka all-ins inverted telescopic fork dito sa harapan. At ito pong kanyang exhaust pipe, napakaastig din po ng dating. Chrome color dahil nga po ito po ay alloy. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito po pala napansin ko, ito pong kanyang cas na swing arm. Wow, grabe, napakakapal. Bigatin to mga ka-LM. May nakalagay naman po rito na R1, yung kanyang model name, na naka-intact po mismo dito sa kanyang swing arm. At ang presyo naman po nito pong kanilang R1M ay nagkakahalaga po ito ng 1,689,000 pesos. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang small brother, which is ito nga po yung kanilang pinakabagong Yamaha R15M. Para po dun sa mga beginners na naghahanap ng sports racing bike, saktong sakto ito para sa inyo. Titigan po natin ito pong kanyang headlight, napakabangis din ng kanyang dating. Gumagamit po ito ng projector lights para sa kanyang main light. Meron po itong split na daytime running light dito sa gilid. At dito na rin po located ito pong kanyang mga side mirror sa bandang harapan. Meron din po itong visor na clear color. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with inverted telescopic fork.
KYB po yung brand, gold color, kaya very attractive. Yung kanyang tip is silver color. Naka single rotor disc brake with dual pot caliper na Vibre. At naka Y design na blue color naman po itong kanyang magwheel. May sukat na 100x80-17. Ito pong kanyang front tires. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Naka mechanical key ang kanyang ignition at naka naked handlebar. Napaka-astig ng pagkaka-design pala itong kanilang mga fuel tank pagdating po dito sa kanilang mga racing edition. Ito pong kanyang upuan. Wow! Ang ganda ng pagkaka-design, no? Naka-heart design, tapos parang naka-carbon itong kanyang seat cover. Malambot din. Separated din po at mas mataas ito pong ating back rider seat. May nakalagay po rito na R15M. May susuyan din po rito na kung saan ay pwedeng buksan ito pong kanyang upuan. Nagkaroon din po siya rito ng windlet. Ito pong kanyang extension cover para po rito sa kanyang upuan. Matulis para po siyang jet plane. Silipin natin ito pong kanyang taillight. Wow, ang haba rin po, no, itong kanyang taillight. Very visible po yan day or night time. LED na rin po yung kanyang ginagamit dyan po sa kanyang taillight. At mayroon naman po itong mahahabang mga turn signals na bulb type naman po yung kanyang ginagamit. At ito naman po ay naka single rotor disc brake with single pot caliper na matte black Nissin brand, naka Y design na magwheel, at napaka-astig din po pala ng dating nito pong kanyang exhaust pipe. Meron po itong silver na heat protection guard, silver din po yung kanyang tip, at mayroon naman po itong single exhaust. At ang presyo naman po nito pong kanilang Yamaha R15M ay nagkakahalaga po ito ng 203,500 pesos. Cash price na po yun. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 41,800 pesos. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga Yamaha Big Bikes, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo din po akong i-direct message dito po sa ating channel. At ilalagay ko na lang din po dyan yung aking contact number dyan po sa description box sa ibaba. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase ng video update na kung saan ako po ay nagbibenta ng mga motorcycle, cars, mobile phones, appliances at mga properties, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.